Hello mga kababayan, ito binili ni Bruno para iluto. Instant na to, nasa loob na ito ng paglagyan. Kure, nanto yun o, yume na odong sika yumeru. Saraw no odong ang tawag sa lutong ito. Yan, kung titignan nyo yan, matitigas yan. Pero pag niloto na, matigas pa rin siya. Yun ang style ng pansit na yan. So, panoorin natin kung anong gagawin ni Bruno. Ito yung kanya mga hinanda. Isang haksay. Let's say bagay ba tawag dyan? Bell pepper isa. Isang mushroom. Mga hipon na maliliit. At isang daon ng sibuyas. Pero yan, ihunggo din nanti, you know? Nira. Yan. Dahon ng sibuyas ba yan? I think. O sige, start na. Ayan, hinihiwa na niya ang mga ingredients. Mushroom. Yan ang paghiwa niya sa mushroom. Tapos, sa bilangan na lang natin. Para lang may mga pang premier. Bell pepper, next step. Ayan. Hindi pa ako mag-umagahan. Alas 9 na. Tashi mada asagohan tabi tinay. Ano kasi, tira, ibig sabihin ng sinasabi ko. Hindi pa ako kumakain ng breakfast. Nagugutom na aki. Kita ko, lumabas siya. Tapos, hindi, narinig ko yung mga paa niya, lumabas ang pinto. Tapos, narinig ko, nagbukas ang pinto. Yung pala, namalengke. At yun ang binili nga niya, yung pansit na matigasin. Parang pansit na tigasin yun eh. Tapos, yan. Petsa Baguio. Ano ba sa English ng Petsay Baguio? Dito sa kanila kasi sa Japanese na language ay nante correct. Hakusai. Para sa ano? Hakusai. Hakusai. Yun, nangisay. OMG. Hakusai na nangisay. Ilang kaya abutin natin, bahala na kung hindi siya umabot ng 10 minuto. Kasi yan lang naman ang gege niya. Hindi man lang siya nagsabi sa akin na magluluto siya, kaya pala siya lumabas. Buti na lang din, lumabas ako dito sa kusina. At nakita ko nga, sabi ko, imidyo ko yan. Pwede ko rin pang primer yung kako. Sabi ko sa kanya. Ha? Sabi niya, gulat siya. Ito, tinanggal na niya yung laman nito. Ito ang binili niya na nagtitignan ko para instant lang. Noodles. Ayan yung laman niya. Noodles na matigas. Matigas pa sa ulo. Ayan. Tapos, lulutuin niya yan. Ibang klas. Yan ang soup. Ang soup. Yan. Yaman na ito. Babasahin muna niya yung nakalagay dun sa binili niya. Ito na siya nakalagay yun. Yung dalawang pansit na yun, 250? Hindi. 253? Nan po sisi? Nan po sisi? 105cc na mizu. Two. Pero, 2 daw. 300. Ha? 300cc. 300cc na water. Ang ilalagay niya dyan.
sa mga binubuhos niyang powder na nanggaling doon sa balot na yon. Ayan, 300cc. Halo-haloin mo na niya. Wow. Nakatikim na ako niya. Pero mas gusto ko pa rin talaga na malambot yung noodles. Kasi yan ang style ng lutuin yan eh. Yung noodles. Matigas noodles. Para kang kumakain ng sitsiria. Ayan na, maglalagay na siya ng olive oil. Yan. Kasi yan ang sabi ko sa kanya. Huwag kang gumamit ng mantika na may cholesterol. Yung olive oil kako. Kasi gumawa sa katawan. Diba? Ang ilang kaya abutin ito. Muna, si hipon na maliliit. Yan. Nalalayo ko sa katawan niya. Makita ko sa hinta niya. Sinunod yung Bagyo Petay. Ang tama ba sinasabi ko? Bagyo Petay nga ba yun? Parang ano? Parang cabbage. Nagugulong dito sa akin. Kasi alam ko lang siya. Hakusai. Sa Japanese Hakusai. Kanya lang niluluto mga kababayan. Dito na siya matalukalukay dyan. Lukay pa more. Ayan pa yung mga susunod ng ingredients. Ano ba talagad ko sa ating sa Tagalog? O English? Alam yun. Alam ko sa Japanese. Nira. Please take down below your comments kung ano nga ba yan sa Tagalog o English. Kasi hindi ko na talaga alam. Ayun. Dinalo na niya. Mix again. Ayan. Super to the max. Halo-halo. Ang tingin ko yan ang ipang-almusal niya sa akin. Kasi dalawang plato yung ano, hinanda niya. Para sa aming dalawa lang. Dahil si Brolyerga ay may solong meal para sa kanya. Dahil siya ay nagdi-dieta. Yung aming Junakis ay dahil sa nagdi-dieta, may sarili siyang mundo. Ibig sabihin, may sarili siyang menu na sinusunod. Nakaprogram na yung kanyang mga pagkain mula umaga, tanghali at gabi. At lahat yun ay nakalagay sa loob ng rep. Sa inyo, talo pa kami dalawa ni Bruno. Ano ni Bruno, kahit ano na lang kainin namin. Hindi na kami nagdi-dieta, ganun din naman. Nag-dieta at hindi. Nagkakasakit din naman. Tatanda. At, ayun na nga. Ganun din ang punta sa kabilang mundo, di ba? Kahit anong pag-iingat ang gawin natin sa ating katawan, yung talagang oras na natin. Oras na natin, di ba? Ayan. Kaya halo na niya yung soup na ginawa niya na nakalagay rin din sa loob ng pakete. Sabi ko sa inyo, magaling na soup tong Bruno eh. Kung anong naisipan. Pero mo, kung hindi ako lumabas dito, hindi ko malaman na magluluto siya niya. Taga-taga ko na sinasaya, oy, ano naman susunod natin gawin pang-vlog para may mailagay ako ng premiere ko. Isip pa daw siya. Mag-iisip pa daw siya. Eh, buti na lang lumabas ako ng kwarto kasi narinig ko nga yung bukas ng pinto. Pakita ko, sabi ko, uy, sabi ko, pwedeng pang-premiere yan. Ha, ito? Eh, ano na yun, madali lang naman yan. Kahit na, kako, hindi pa sila nakakakita ng ganyang luto. Sabi ko, ano, pwede yan. Ito naman sa kanila.
Kaya ayun, kumukay na siya. Ayan. Tingnan lang niya na lumambot. At sure tayo na. Masarap yan. Dahil yung nilagay niyang sopas, timplado na. Nakalagay na yung sa loob kasi ng ano, anong plastic. Ah, yung ano. Yung ito nga. Nakalagay na dito. Ay, baliktad. Nakalagay na nga dito lahat. Yan o, yan. Yung noodles na matigas at saka yung sopas na pinakita yung kanina. So, ito. Yan, yan. Ganyan lang siya mga guys. Kung wala akong ipin, paano kumakagat yung noodles na matigas? Yan. Kunori-ori no namay, nandes ka. Sara udon te yuri. Sorry na, no? Sara udon? Osara yaro? Osara? Ni, sugu udon. Osara ni udon. Sara udon. Kaya pala ang tawag sara udon. Kasi, ito, plato, sara sa Japanese. Tapos, yung niluto niya is udon. Kaya, ang pangalan is sara udon. Rosemeal de patatas. Yun lang pala yun. Pero at least, diba, may natutunan kayo na isang menu ng Japanese. Siniserve din sa restaurant. Kasi, another menu nila yan. Miss Mio, paano ko yung kakainin? Mas gusto ko pa yung niluto yung noodles eh. Kainis naman. Ito pa yung niluto. Hi, Johnny. Tapos na. Ayan na ang resulta. Mukhang masarap. Para sa tingin nyo ba? Ayan, stop ko muna. Nakikita nyo rito, may iba pang gulay na nakalagay. Pero hindi na niya nabili lahat eh. Kung ano lang yung binili niya, yun na lang daw gamitin. Kasi makikita nga dyan, oo, yan. Step by step, number 1. Number 2. Ayan, maglagay ng 150mm. Tapos, yung ginigisa kanina, ibuhos na yung soup. Yung soup na, ilagay. Ayan, na kasama 150mm na tubig. At presto, mayroon na. At ito na nga po yun. Makakain ko ba yung matigas ang noodles? Makakain na ako one time. Hindi ko siya feel. Kaya lang, walang magkagawa. Nagsumikap po si Bruno para magkaroon ako ng breakfast after na ako yung nilagnat. At meron din siya sa kanya. Ayun o, ayun. Nasa pwesto niya. So, kain tayo guys. Guys, ikman na natin ang lasa nito. Sabi niya, dapat daw kanina ko baro tinikma para marinig niyo raw kung anong tunog ng kinakain ko. Kasi nga, yung noodles niya, as is, hindi luto. Kain tayo. Malutong-lutong yung noodles. Kasi hindi niya kasama yun sa pagluto. Lumambot lang daw siya dahil ibinuhos na nga itong sahog na inunang niluto. Narinig niyo ba? Yung tunog na ano siya? Malutong-latong. Tabi yasi yaro. Yasai to isyo yung tabi nalito. Lutong-lutong. Sabi ang Bruno, kainin ko daw yung kasama ang gulay, hindi lang daw yung puro noodles ang kinakain ko. Sabi ang Bruno. Pagbigyan ang Bruno. Baka napalo ako ang Bruno. Kain tayo. Ang sarap ng mushroom, my favorite. Okay guys, this is the end. Napakasarap niya guys. Hope na matikman niyo rin po. Thanks for watching.
Thank you.